of the Year, UAAP Finals MVP, 4-time UAAP Champion. Yan ang mga katangian meron si Ryan Buenafe bago pumasok sa PBA. Kaya, biteranong biterano na talaga siya noon para sa PBA draft. Isa sa pinakamahusay na produkto noon ng Ateneo Blue Eagles. Sa kanyang mga outside shooting at inside play ay ikinukumpara siya noon sa Gilas legend at ex-PBA player na ngayon na si Ranedel de Ocampo. Pero sa napakataas na expectation sa kanya ng mga fan ay kabaliktaran nga ang nangyari sa PBA. Tara't samahan niyo akong balikan ang naging kwento ni Ryan Buenafe sa basketball. Bakit hindi siya nagtagumpay sa ating pambansang liga? Alamin na din natin mga idol kung nasan na nga ba siya ngayon matapos mabigo sa PBA. Bago natin niya simulan mga idol, kung bago pa lang kayo sa ating channel ay huwag niyong kalimutang mag-iwan ng like at mag-subscribe para palagi kayong updated sa basketball. I-hit nyo na din mga idol ang notification bell button para una kayong makapanood ng mga bago nating upload. Dahil araw-araw nga tayong nagbibigay balita mga idol sa mga ganap at mga laro ng PBA at NBA. At yun na nga mga idol, si Ryan Buenafe ay nasa 30 years old na ngayon. Ipinanganak noong February 1, 1990 at nagmula nga siya sa Quezon City. Hindi na natin to patagalin pa mga idol. Matapos graduate ni Ryan Buenafe sa high school ay nakapasok nga siya sa koponan ng Ateneo Blue Eagles sa UAAP noong 2008 kung saan kabilang sa mga nakasama niya doon ay sina Chris Chu, Rob Alosheni, Nico Salva at Nonoy Baclaw na pinamumunuan pa noon ni Coach Norman Black. Sa unang taon pa lang ni Ryan Buenafe sa UAAP ay gumawa agad siya ng pangalan kung saan siya nga ang tinanghal na Rookie of the Year ng season na yon at the average of 7.4 points, 2.6 rebounds, 1.7 assists at may 38.8% sa field goal attempt. Sa taong din yon mga idol, sa tulong na nga din ni Ryan Buenafe sa Ateneo ay nakuha ng team at nakuha agad ni Ryan Buenafe ang kanyang kauna-unahang kampyonato sa UAAP at napabilang din siya sa All-Rookie Team nung season na yon. Sa mga hindi nga nakakaalam mga idol ay kay Ryan Buenafe nga po nagsimula ang 5-peat noon ng Ateneo Blue Eagles simula season 71 to season 76. Taong 2008 ngayon mga idol hanggang 2012. Limang sunod-sunod nga na kampyonato ang nakuha ng Ateneo mga idol simula nung nakuha nila si Ryan Buenafe. At sa limang sunod na kampyonato na yon ng Ateneo ay isang finals MVP doon ang nakuha ni Ryan Buenafe noong 2010 season at the average of 7.7 points, 5.1 rebounds, 3.4 assists at may 40% sa field goal attempt. Sa season na din yon mga idol ay doon din nakuha ni Ryan Buenafe ang kanyang pinaka-biggest shot sa kanyang UAAP career kung saan nakakuha nga siya ng dagger 3 sa game 2 ng finals kontra sa FEU. Sa mga diehard fan dyan ng Ateneo, alam ko na yun din para sa inyo ang pinaka-hindi nyo malilimutang ginawa ni Ryan Buenafe. Sa buong karir ni Ryan Buenafe sa UAAP ay ang pinaka-solid na performance niya talaga ay nung huling season niya kung saan meron siyang 11.1 points, 8.2 rebounds at 3.3 assists per game. Ganun nga kahusay noon si Ryan Buenafe mga idol. Kaya hindi na tayo magugulat kung bakit nasa top prospect siya noon sa PBA. At ito pa mga idol, trivia muna tayo. Alam nyo ba na matapos ang limang sunod-sunod na kampyonato ng Ateneo, sa tulong nga nitong si Ryan Buenafe ay naputol na ngayon simula nung natapos na ang karir ni Ryan Buenafe sa UAAP. 5 years nga mga idol ang hinintay ng Ateneo bago ulit sila nakatikim ng kampyonato without Ryan Buenafe. Nasundan nga ang kampyonatong yon ng Ateneo ay noong 2017 na 2018 at 2019 sa pangunguna na yon ni Trendz Ravena. Ganun nga kalupit noon si Ryan Buenafe mga idol.
maba inside play at outside play ay talagang maaasahan. Magaling pumasa at magaling talagang mag-create ng play. Siya nga yung ginagawang motivation ng ilang mga bagong player na papasok sa UAP. Isa na doon si Gab Banal. Kaya hindi nakatakataka kung bakit nasa top prospect siya noon sa PBA. Kahit yung coach niya noon sa Ateneo na si Coach Norman Black ay malaki ang kumpiyansa na magiging star player itong si Ryan Buenafe sa PBA balang araw. At yun na nga mga idol, taong 2013 ay na-drop na si Ryan Buenafe sa PBA at 8th overall pick nga siya ng Alaska Aces. Sorry sa word mga idol, pero doon na nga din nagsimula ang bangungot ng basketball career ni Ryan Buenafe. Dahil sa mga hindi nga po nakakaalam ay mas nauna pa siyang na-drop noon kila Nico Salva, LA Revilla, Chris Eximiniano, Justin Melton at kay Poy Eram. Pero sa mga nabanggit ko ay siya nga ang may hindi kagandahang karir sa PBA. Biglang bumagsak nga ang laruan ni Ryan Buenafe sa PBA mga idol. Dahil sa unang taon niya sa Alaska Aces ay nag-average lang siya ng 1.9 points per game at 1 rebounds per game sa siyam na nilaro niya sa team at meron lang siyang 7.1 minutes kada laro. Imagine mga idol, from 11.1 points per game sa UAP ay bumagsak nga sa 1.9 points per game sa PBA. Isa sa mga naging problema noon ni Ryan Buenafe mga idol ay binabangko nga lang siya kadalasan ng Alaska Aces. Pero hindi naman natin masisisi noon ang Alaska mga idol dahil marami din kasing mahuhusay noon na player ang Alaska. May Cyrus Baguio pa, Dondon Honteveros at Calvin Abueva. Kaya limitado lang ang naging playing time niya noon sa Alaska. At kung minsan naman siyang nabibigyan ng playing time ay hindi din siya nakakapagpasikat. At yung pinaka main reason talaga mga idol kung bakit bumaba ang laruan ni Ryan Buenafe sa PBA ay bumigat kasi siya na naging dahilan kung bakit bumagal ang kanyang laruan sa loob ng court. Sa madaling salita mga idol ay napabayaan kasi ni Ryan Buenafe ang kanyang katawan. Mas lalong lumaki at mas lalong bumigat. Kaya naging dahilan yon kung bakit unti-unting bumagsak ang laruan niya. Well, hindi naman bago yon sa PBA na hindi lahat ng nasa top prospect ay gumaganda ang karir sa PBA. Pero nung time na yon mga idol ay malaki pa rin ang kumpiyansa ng dating coach ni Ryan Buenafe sa Ateneo na si Coach Norman Black na kaya pa rin magpakita ng husay ni Ryan Buenafe sa loob ng court. Kaya nung nalipat na itong si Coach Norman Black sa Meralco Bolts bilang coach noong 2014 ay kaagad niyang kinuha si Ryan Buenafe sa Alaska. At doon ay binigyan niya ito ng pagkakataon na bumawi at ipakita kung anong kaya niyang iambag sa team. Binigyan nga ni Coach Norman Black ng 28 games played itong si Ryan Buenafe sa kanyang pangalawang season sa Meralco na may 10 minutes per game. Pero sa kasamaang palad niya mga idol ay tuluyan na talagang bumagsak ang laruan ni Ryan Buenafe. Kung saan sa 28 games played na yon ay nag-average lang siya ng 2.7 points per game at 1.1 rebounds per game. Parang nawala na talaga siya ng kondisyon sa paglalaro mga idol. Yung pag-umbok talaga ng katawan niya ang pinakadahilan kung bakit nag-iba na ang laruan niya. Sa tatlong taon nga niya sa Meralco Bolts mga idol ay nag-average lang siya ng 2.1 points per game. Kaya dahil doon, winave na siya ng team at wala nang kahit anong team sa PBA ang nagka-interest pa sa kanya matapos yon. Well, hindi pa naman tapos ang basketball career ni Ryan Buenafe dahil naglalaro pa naman siya ngayon sa MPBL sa koponan ng Zamboanga. Pero naglaro muna siya sa Laguna Heroes bago siya nalipat sa Zamboanga. May laro din na nakakaambag pa rin siya sa kanyang team. Pero napakalayo na talaga ng laruan niya kung ikukumpara noong nasa UAP pa siya. Hanggang ngayon mga idol, kahit si Coach Norman Black ay naghihinayang pa rin sa naging karir ni Ryan Buenafe sa PBA. Dahil ayon nga kay Coach Norman ay si Ryan Buenafe na nga daw ang the most talented guy that he coach. Sayang na sayang talaga mga idol para kay Buenafe.
siguro hindi lang talaga para sa kanya nakatadhana ang PBA. Yun nga mga idol, ang rise and fall o Brian Buenafe basketball career. Kung may komento kayo about sa naging istorya ni Ryan Buenafe mga idol, comment nyo na lang sa baba at babasahin natin lahat yan. This is Trendz mga idol. Salamat sa panonood!